guys, it's me once again, Marlbev, and welcome to my channel. Today we are going to be talking about another family ng splice shafts, which is Predator Z2, specifically Z2. So the last time I was able to review and had an opportunity to review yung Z3. So susunod natin yung Z2. So anong pinagkaiba ng Z3, Z2, and Z1? So just like any other things or objects or things, lima kotse. So syempre, kung luma na yung 1980s car, so mag-invento ka ng bago for 1990s, year 2000, and so on. So you need to upgrade. Like cellphone, ganun din. iPhone 1, iPhone 2, ngayon iPhone 13, 13 plus, and so on. So just like any other equipment also, same as yung sa mga sapatos, so nag-evolve din ang mga equipment sa billiard. Okay? Tingnan ano, yung mga tables, di ba? Nag-evolve din. So, ang pinakabago ngayon, di ba? Yung mga bagong diamond, Maxima 8 na. So, ganoon din sa taco. I would just like to make it clear na everyone is entitled sa kanya-kanya mga opinion. Okay? So, may nag-commento po na, Sir, kaya naman paatrasin, kaya naman natin gawin yung mga pectus na yan sa isang ordinaryong taco at bakawan. Tama po kayo, tama naman po yun. Yan lang po ang mga technology shaft, carbon fiber, itong mga Z na to, Revo, hindi naman po parang na-invento lang yan dahil just gusto lang mag-invento, gusto lang i-market, mag-market. The marketing side is just part of the promotion ng taco. Pero actually, yung mga pros na rin na nagsasabi, syempre, iba pa rin ang patama ng mga branded na high-level chew sticks. So, you try it for yourself. Don't just take my word for it. You try it for yourself. So, balik tayo dun sa komento. Tama naman po. Magagawa naman natin lahat yan sa ordinaryong taco. Kaya lang po. Okay, kaya lang po. Kung ang gagamit po ng ordinary taco ay isang pro o world-class player champion versus isang ordinaryong amateur player na ang gamit ay magandang taco. Ang gamit naman ng pro ay isang bakawan. Siyempre, mananalo yung pro na may gamit na ordinary taco. Pero, just like basketball, halimbawa basketball, kung si Michael Jordan ay naka Nike Air 21, okay, Jordan 21, tapos magwa 1-on-1 sila ni Kobe, ang gamit ni Kobe ay combat shoes, at that same caliber player, sino sa tingin mo mananalo? So, ganun din po doon sa bilyar, no? Kung mas may edge po ang mas maganda ang taco, ang high-end taco, kaysa sa gumagamit ng ordinary cue stick, provided same caliber ang maglalaban. Kung pro to pro, tapos ordinary taco yung gagamitin yung isa, mas malamang po manalo yung may gamit na mas magandang taco. So, ganun po kasimple yun. So, I will leave the description below. Doon po sa review ko, doon sa Z3, para makompare nyo po kung anong comparison ito dito sa Z2. Pakita ko sa inyo yung performance na Z2. So without much ado, let's watch the video. Well, dito sa video na ito, I'm actually trying different kinds of shots or pectus para makita kung gaano ka powerful sa pectus itong Z. Actually, reputation nito, maganda daw ito sa spin and accuracy. Ayan, kita nyo naman yung top spin. Top right, top left spin. So, pumunta agad sa number 10. Ganun din naman yung kaninang low left, kumagat-agad yung pectus, pupunta patas. So, actually, wala siya masyadong pinagkaiba dun sa Z3, itong Z2 na to. They have the same diameter ng tip, which is 11.9. Ang feeling ko lang is, mas magaang ang bat ko dito kaya medyo nalalaro ko versus yung gamit ko doon sa C3 na medyo umaabot ako ng mga 21 ounce overall kasama yung shaft. Dito mga nasa 18 lang yata ang bigat nito. So pag nagamay nyo to, talagang matutuwa kayo sa pectus o sa gamit nito. Here I'm trying to do a stop shot. So perfect yung stop shot niya. Yung nga lang, kinakailangan talaga sipatin nyo yung puti. Kasi konting lihis lang, talagang papaling yung tira nyo. So dito, instead na normal, sinakay ko ng left, low left. Kita nyo yung kagat ng pectus.
draw shot. So may konti siyang delay kung tinignan niyo yung tama yung replay niyo. So tatama muna siya tsaka siya saka magre-react yung pectus niya. I don't know kung ano explanation doon, eh ganun talaga si Z. Siguro it has something to do with the deflection. So ang deflection ng mga C-sharp ay medyo humahabol dun sa Revo depending doon sa inyong kakabit na tip. So this is the deflection test. So ang squirt ng deflection test is almost about 3/4 inch pag ganun kalayo. Pero pag malapitan po at pepekto sa inyo, para siyang walang adjustment. Kung saan yung patama nyo doon sa object ball, yun na din yung pectus nyo. Huwag nyo nang baguhin. Ayan, tingnan nyo yung kontra doon, no? Saktong-sakto sa 3. So, masarap siyang gamitin, lalo na yung mga nag-uumpisa mag-pectus kasi hindi na mahirapang mag-pectus. Kaya lang, yung precision ng pagtama sa bola, sa white ball, dapat sakto. So, ganun din sa C3. Pati yung hagod niya, almost the same. Hindi ko lang alam kung ano yung improvement ng C3. Pero by feel, magkaiba siya dahil sabi ko nga magkaiba yung gamit ko sa bigat ng gamit ko sa bat. Basically, they're both the same. Medyo excuse me ako doon dahil mali ako ng prepare sa 2 to 6. So iba siya sa 3143, so nakagamit na rin ako ng 3143. Ang 3143 naman ay user friendly since it's 12.75 mm. So, madali ang patama sa puti niya. And at the same time, it gives you the same deflection hit with all the vantage shot, the C-type shot, and the generations of 314. Okay guys, so nakita nyo yung performance ng C2. So all C shafts are very thin. So they are 11.93 mm. And kailangan lang ng precision talaga. It will give you more spin. Ito mo parang only pectus talaga siya, no? Kahit anong desired patama mo dun sa bola. Kaya lang syempre kinakailangan yung precision mo kasi magiging lalabas talaga malikot siya kung hindi tama yung patama mo doon sa puti. Okay? Mag-squirt siya. So, kailangan mo talagang memorize o sanayin o gamayin. Okay? Kahit naman anong tako, kailangan mo talagang gamayin. So, you cannot adapt to one cue stick or equipment overnight. So, it needs like weeks or months or even months para magamay mo siya. Okay? So, I hope you've learned something today. Thank you so much for watching. Please don't forget to hit me in the comment below if you want to say something, and please share and subscribe. Thank you so much.